Hello mga bibilas! Welcome back to my channel, Inday Eneline in Germany or IEIG official channel. So ngayon for this vlog is Friday. Pupunta kami ng fruit stand. Bibili kami ng fruits kasi every Friday may mga bagong dating. So nakikita niyo si Ronnie Friday pero wala siya sa school. Kasi sobrang paos. Kaya much better to stay at home. Pero hindi siya nakapag-stay sa bahay dahil gusto niyang sumama. Sumama sa akin, bumili ng fruits. Para makakain daw din siya ng, ano ba yun? Watermelon, sorry niya. So ngayon mga bilabs, naglalakad kami. Kasi ang plan ko sana, maglalakad kami hanggang Arbex Arms lang. Tapos mag-strat and ban. So ang nangyari, naiwan yung card namin. So mahirap naman na sakay-sakay kami. Tapos wala kaming card. So maglakad na lang kami. Ganun yun. Wala kaming karapatan na sumakay. Mahirap na ma-strafe or penalty. Ang penalty pa man din sa walang ticket. Pag nalaman ka ay 60 euro. Okay? Mga bibilabs, see you later. Ayun mga bibilabs, nakabili na kami. Naka 6 euro from Sish ako. So ayun na nga, ngayon katatawag lang ng teacher o ng school ni Ronnie, hinahanap siya kasi napaka-safe talaga ang school dito sa Germany. Kasi pag alam nila na kulang yung estudyante or yun, estudyante nila, tatawagan ang parents kung saan. Kasi nga si Ronnie, meron na kong pinirmahan doon na siya yung pupunta na alone sa school, uuwi ng alone din. Kaya ngayon hinahanap. So, si Ronnie masama ang pakiramdam ngayon sa Monday. Hingian kami ng parang excuse letter. Yun. Kaya masusulat kami. Nga, baka nga mapuntahan pa kami ng mga pulis sa bahay. Kaya unahan na namin. Pero nakatawag naman na yung teacher eh. Hello mga bibilabs, nandito na kami sa bahay. So, naghahanda na ako ng pang-lunch namin habang natutulog pa ang asawa ko. Gusto ko na talaga siyang, ano tawag ito? Gusto ko na talaga siyang lulutuan kasi nung mga nakaraan nakakalimutan ko eh. Yun, ito yung ano, ito yung para malungkot ako magsalita, gusto ko na sana i-open sa inyo kung ano yung nangyari. Pero hindi pa ako handa. Ito yung nabili namin sa fruit stand. Ayan lang, nakabili kami ng lemon, melon, mango, and grapes. Yun lang. Pagka New Year pa. Maghahanda lang ako ng ano, ng mga ingredients para makapag-luto na ako for lunch. Ayan, mga bibilabs. Hindi ko talaga alam yung anong pangalan na niloto ko. Basta makapagluto lang ako sa asawa ko. Kasi nag-promise talaga ako sa kanya na simula nung the last time na sobra talaga magtampo siya dahil never talaga ako nagluto sa kanya. Kaya I promise na I'm trying to be a good wife. Yun. Kaya ngayon, naisipan ko magluluto ng ano, hindi ko nga alam anong pangalan to eh. Basta lang makaluto ako kasi pagising na siya eh. Mag-12 na, so 12 ang gising niya. Day off niya ngayon. Tapos lalakad kami mamaya ngayon. Bibiling kaming pyesa para sa bidet dahil nasira. Ay, nako mga bibilabs. Talagang sobrang takot ko nung Monday ba yun? Ay. Sa last Friday. Ano ba tayo yan? Friday tayo ngayon. Monday na. Monday kami nag-drawing yakan. Tapos nakikihiwalay ka agad. Muntik na. Muntik na talaga ako makakalit. Ano? Ibuti na lang hindi rin siya yung tipong papatulan ng yung sinabi ko. Kasi noon pag nag-away kami, sinasabi ko, bilhin mo akong ticket. Well, mag-open din siya ng computer. Ano-ano. Tapos maya-maya, iyak na ako dahil nasabi ko lang sa galit. Pero the last time na nag-ano kami, nagsagutan, hindi niya, siya ang umiyak. Kaya gusto ko magkwento sa inyo pero ayoko kasi maiyak ko talaga ako. Kaya ngayon, yan din, gusto din niya yan. Yung parang meat, parang siya tubuli.
Naiyak ako. Yun, ito, bale, lulutuan ko siya. Kasi nga, sabi niya nga, never ka nagluto sa akin. Kahit nagtrabaho ako, ako yung pagising ko, ako pa nag-asikas sa sarili ko, ganun. Kasi akala ko talaga, okay lang sa kanya, dahil, hindi naman kasi ako, diba ko ba? Hindi sasanay, kasi pwede naman magpag-aralan, pero akala ko kasi okay lang. Yun pala ay iniipon niya, kinikim-kim niya pala lahat. Tapos sinabihan niya pa ako na, do I have a wife? Sabi niya ganun, sabi ko ha? Parang, hindi daw niya ramdam kasi wala daw mag-alala. Parang, siya lang daw mag-isa nakatira dito sa bahay niya. Kasi ako, umaga pa lang, naka-busy na ako sa cellphone ko. Kaya nga pinag-resign niya ako sa trabaho para siguro malagaan siya. Hindi lang niya nasabi na siya ang alagaan. Yung si Romy ang niya dahilan niya. At saka mag-aaral ako ng Deutsch. Yun pala doon, nabuhos niya lahat ng sama ng loob. Kaya sabi ko talaga sa kanya, promise, from now on, I will cook food. Kahit ano na lang food. Pero kahapon na surprise siya. Yan, yung iloto ko din na Auflauf. Yung German food. Pero ito, hindi ko alam. Basta gulay. Yun. Kaya yun, napakawento tuloy ako mga bibilabs. Meron pa talagang kwentong matindi. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo kasi, hindi pa ako decided. So, yun yung mga pahapyaw ng ano namin. Okay, mamaya ulit. Ang hindi ko na, vlog. Sabi niya ay, you are a good wife. First attempt, that is Auflauf. Thank you, my friend, TTF Janice. Siya yung nag-advise nito na magluto. So now, from now on, I can cook for my husband. And I'm trying to be a good wife. Kasi nawalan ako ng oras na last time. We have problems. Okay? Kain lang kami. Hi mga baby loves. After namin nag-lunch, hindi na ako nag-film kasi bagong gising. So, nag-respect naman ako. So, kagagaling lang namin Globos kasi after namin nag-lunch, nag-ano kami, dumiretso kami ng Globos. And then, yun nga, bumili kami ng inumin na naman. It's same as usual. Basta weekends, yun, pumunta kami sa yun, kagagaling lang namin sa yun, sa Globos, bumili kami ng ng inumin. Basta weekends, ganun talaga. Tapos ngayon naman, pupunta kami ng Baumsmark, parang hardware, kasi may kailangan kami bilhin. Sunod sa Asia store para bibili ng bigas. Diyan tayo pupunta mga bibilaps. Hornbach, parang hardware siya. Yan, nagbibilihan na naman sila ng ayan mga bibilaps, nandito na kami. Kasi papalitan namin yung so shower at saka yung sa popo shower namin, yung sa bidet. Ganito. Kasi hindi naman siya putol, yung may problema lang, umaawas yung tubig. Kaso napakamahal naman. Wakas, natapos na rin kami, nabili na namin yung ano tawag nito, yung kailangan namin sa bidet. Kagamit na kami 2 days na kaming walang bidet eh. Ayan, papunta na tayo sa Asian Laden. Nag-uusap-usap kami ng asawa ko. Kasi pag dito kami dumadaan, pinapaalala ko palagi sa kanya yung blitz. Ngayon, tinuro ko lang. Sabi niya, bakit mo tinuturo? Hindi ko na maalam kung ano. Diyos ko, alam muna kung dito tayo dumadaan. Alam mo yung blitz yung tinuturo ko. Diyos ko, gusto niya pa ipaliwanag. Complete sentence. Oh my God. Ayan, papasok na kami. Sasapabot kayong guilt niya. Yun, nakarating kami bigla sa Tankstilla or gasoline station. Ngayon, magwi-withdraw lang yung asawa ko kasi hindi kami tinanggap para mag bayad sa bigas.
Kaya ngayon, yung mga tao nakatingin sa akin, kaya yung camera nakapokus lang sa mukha ko. Natatawa ko sa mga tao na nagpagasolina. Kaya yun, nasa loob ang asawa ko para mag-withdraw. Mamaya, bayaran na namin yung bigas at makabili din kami ng mango. Nagalit pa siya sa akin dahil hindi ko daw sinabi na ano, hindi ko sinabi na wala na pala siyang pera. Eh, kinuha ko yung 10 kasi bumili kami ng prutas kanina, diba? Kalimutan ko naman sabihin. Kaya ayun, nag-withdraw siya. Ayan, nabayaran na namin yung bigas. Ayan. Dali na natin sa car kasi pupunta kami na bibili ng mango. Okay, danke schön. Ayan. Ayan. Wow, ang daming mango. So feel mango. Tapos meron pang jackfruit. Yan, favorito ng asawa ko yan eh. Hala! Asu! Wow! Hindi na ko yun? Yan, tapos isulika. Oh my God! Ayan mga baby loves, nakabili na kami ng mango. Yung asawa ko lang daw ang kakain yan. Walang problema kasi meron naman ako mango doon. Kasi mahilig naman ako sa mga ganyan. Oh. Maliliit, maasin ang gusto ko. Siya yung sa mahinog. Ayun, ngayon uwi na tayo sa bahay. Tamang-tama ay mag alas 4. 4 PM in the afternoon. Timing makakuha din kami ng parking lots. Kasi pag masyadong late na or mga 5:30 to 6, naku, napakahirap dahil lahat ng mga nakabunong ay nakapark na doon. Mahirap na siya. Kaya lagi kami nagmamadali pag nagka-car. Hirap na hirap kami. Hi mga baby loves! 5 minutes ago, nakarating na kami at nailagay na rin namin lahat sa lagayan yung mga pinamili namin. So, ngayon yung asawa ko ay kakain na ng